Paano yan po, mga kababayan? May bagong katatakutan na naman po na sakit. Ang tawag, virus pa rin po. Ang sabi, mga kababayan, kasing tindi ng Ebola. What? I-search na lang po ninyo kung ano yung dinala sa mundo ng Ebola. Although, hindi dito sa atin, doon sa Africa ito. So, may gagamitin na naman po yung mga kabalot na panakot sa atin. Hindi na kasi kayo po natitinag. Natitinag. Dito sa, alam na ninyo itong pandemonyo. Wala na, nasanay na tayo. Hindi nila tayo tatantanan. O ngayon, sabi rito. Report ng ABC. Itong mga nasa mainstream po. Kasama sila sa mga ano, sa mga kasapakat. Sila yung taga limbag ng panakot ng mga statements. Most of them, yung mga reporters po, di man nila alam. They are just being fed with news sa kanila. Ito mga kailangan na niya nating i-cover kasi yun ang sinasabi ng mga eksperto. Kahit nung ako nasa mainstream na hindi pa ako gising, hindi pa tayo mulat, hindi pa tayo believer. Mga believers po, hindi basta nila mauuto. May mga believers din po na nadadala sa panakot nila. Pero most of us, true believers, hindi man nila alam na namin ito, mga gawain nila, gawaing sindikato. Pinaiikot po tayo. Kaya pag dumating itong issue dito sa atin, itong huwag kayong matakot. Yung mga nililimbag nila, napilit nila pa ulit-ulit na, dumami na naman anya. Mr. President, magpa-imbestiga kayo po kung totoo yung mga data nila. Kinumpi rin siya ng ating Pangulo, si Virgili, in other health officials. Ang suggestion ko po sana, Mr. President, sa inyo, hindi man sa ako nagmamagaling kasi kayo yung magaling talaga. Ako, observer lang tayo eh. Hoping na makatulong tayo. Kaya tayo ay nagsasabi ng ganito. But this is not mean to, you know, pangunahan kayo. Baka lang makatulong yung ating mga discussions at by chance, mapanood po ninyo or ng inyong mga kasama. Maganda siguro po. Matagal ko na itong sinasuggest kay Kwampa, kay President Digong. Kaya lang, si President Digong, para ng robot. parang robot na sinususian na lang ng mga taga-Hudas at ng mga taga-Duhel. Wala, kung anong lahat sinabi nila. Sabi ko, hindi man lang po, ano, nagpa-imbestiga si President Digong kung totoo yung mga data. Yung mga na-chogi. Kasi naniwala na lang siya doon sa protocol. Mr. President, Bongbong Marcos, yung protocol po, dinisay nila para hindi natin madiscover yung totoo. Bawal yung pag sa ilalim sa anong tawag doon. Yung patay. Ano nga po yung tawag doon? Medyo inagaw ng jablo sa isipan ko. Yung trabaho ni Erfe, Dr. Erfe, yung sa mga crimes, before siyang ilibing, ini-examine mo na. Nakalimutan ko po. Bala na kayo. Ikaw na lang ninyo dyan. Minsan talagang nangyayari yun. Baka mamaya, maisipan ko. Sabihin ko na lang sa inyo uli. Basta, i-describe ko na lang. Yung biktima ng krimen, di man basta yun, ano? Di man basta yun nililibing. Ini-examine. Medico-legal. Ini-examine ng medico-legal. Ayun. Para malaman kung ano yung cause of death. Mr. President, yung protocol na bawal, yun po ang design mismo para yung crime hindi ninyo malaman, hindi malaman ng mga authorities. Yun ang design ni Hudas.
kailangang i-break ninyo ang protocol. Unang-una po, sino ang nag-implement ng protocol na yan? Nasa batas ba natin? Kung iyan na protocol, galing man lang sa kanila, ano yung rason na hindi natin i-break para malaman natin ang totoo na ang rason ng pagkatsyogi, yan talagang sakit na yan. Ah, ginawa yon sa Europe na discover. Kaya nga hindi nila na mauto yung ibang bansa, yung ilang bansa sa Europe. Kasi na-discover niya, hindi man totoo. Pinaiikot po tayo para maisulong nila yung agenda nila, ubusin yung pera natin pambili ng gamot nila, ay hindi man nga gamot. Talks. So, importante siguro, Mr. President, may separate team po kayo, independent team diyan sa ano sa Duhel, yung mga data examinin. Yung mga sinasabi nila na nag-plus-plus, puntahan po siguro ng independent team. Kung totoo yung figure, baka dagdag bawas po ito. Tulad ng biniktima kayo ng dagdag bawas during the 2016 election, dinagdag kay ano, tapos kayo binawasan. Parang election, is it not possible dito sa ano, because of vested ano, interest? Yung pera. Di ba? Experience po ni Gwen. Pakuha po kayo, siguro. Kuha kayo ng information kay Gwen. Ginawa doon. Kasi ginawa nilang negosyo po. Kahit hindi man po yung tumama sa inyo, isinulat kasi kukubra because of corruption. You see? Para ano, yung policy ninyo, yung dating policy ng previous administration, hindi baguhin, tuloy-tuloy lang. Doon sila tumitiba po, Mr. President. Paimbestiga po ninyo yung mga sinasabi ng mga Duhel officials. Puno na niya yung mga ano, si patingnan po ninyo. Mas maganda nga po kung kayo mismong bumisita sa mga hospitals. Totoo ba yan na punuan na rito? Tingnan ko nga. Kasi sulsul lang sulsul sa inyo yung mga kuhan siyempre. Mr. President, ganito ang gawin natin. Finisher na tayo. Grower, booster, finisher na tayo. Para mabuksan yung... Ayun. Yung mga nasa likod, mga kababayan na kasapakat ng mga suppliers, Mr. President, kubra ng kubra. Lumalabas, pinaikot lang kayo para sila makakubra at dagdagan ninyong dagdagan yung budget ng Duhel. Tuwang-tuwa yung mga big pharma na uto na naman niya, na natin yung Pilipinas. Anyway, anya, pautangin natin, pautangin. O ngayon, kasi siguro, yung mundo hindi natakot dito sa pandemonyo. May bago na pang sindak silaw. London, Ghana on Sunday declared the first ever outbreak ng Ebola-like Marburg daw. Virus po ito. Blood samples taken from 2 patients in the southern Asante region were sent for testing to the Noguchi Memorial Institute for Medical Research in Ghana's Hospital Accra with preliminary results suggesting earlier this month that the illness was due to Marburg. With the support of the Hudas, parehas, the samples were then sent for further testing. Yan ang style nila. Mga eksperto ang yan nung nagsasabi. Pinapaikot tayo ng mga ekspertong manluloko. Mga kababayan, pinapaikot nila tayo. Yan ang mundo natin ngayon. Sabi nga dito sa nabasa ko. Naalala ko na po yung sinasabi ko kanina. Na hindi ko
hindi ko makuha ko na yung tamang salita. Autopsy pala po. Ipa-autopsy po ninyo, Mr. President. Bawal yung autopsy. What? Tapos, palitan po ninyo yung style nila na pag nagpa-plus-plus yung namatay, sinusunog. What? Sila lang naman po nagsakwan yan. Ano yung rason nila para na dapat kailangang sunugin? Ay, para hindi na ma-autopsy, hindi na po ninyo malaman kung ano yung talaga yung totoo. Pag diniclear ng sindikato na okay na niya kasi nakakubra na kami. Sunugin na yan. Hindi na ninyo malalaman. Abo na. I-autopsy po ninyo. Hindi naman po makakahawa yung namatay na 6 feet below the ground na. Yung social distancing nga, 6 feet, yung distance, okay na. Yung bang nasa ilalim ng lupa na namatay, lilitaw pa ba yung sakit nun na nasa ilalim na ng nakasil? Bakit kailangan nilang ipasunog? Yun, hindi na yun iniisip ng mga tao kasi inunahan tayo ng fear. Tinako tayong tinakot, kaya sunod na lang tayo ng sunod. Iyon ang strategy na ginawa po nila, Mr. President. Sabi dito, we are in a time period where medicine destroys health. Tama, mali. School destroys education. Judges destroys justice. Mainstream media destroys information. Religion destroys morals. In banks, destroys economies. Iyon, ito na ang panahon natin, Mr. President. Nandun tayo sa panahon na ganito. At pag hindi tayo nagising sa katotohanan na pinagagawa nila, wala. Tagumpay sila sa maitim nilang balakin para po sa atin. Ayan man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.